Nakapagtala ang DOH ng ilang paglabag sa health protocols sa polling precincts nitong botohan. Pinangangambahan tuloy na magkakatotoo ang posibleng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 pagkatapos ng eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pinangangambang susunod na linggo ay magsimula ulit na tumaas ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Ayon kay Dr. Rodjean Silante, miyembro ng DOST Vaccine Experts Panel at Infectious Disease Expert, base ito sa incubation period ng virus. Ang itinuturong sanhi nito, ang pagtitipon ng mga tao nitong katatapos lang na eleksyon noong Lunes. Kung titingnan natin yung incubation period ng COVID infection, no? So yung from the exposure to the first symptoms, usually an average of 3 to 5 days, no? So kung halimbawa, dahil lahat mataas ang exposure ng May 9, magbilang tayo ng mga 7 days or 5 to 7 days. So magre-reflect yan most likely next week. Dagdag pa ni Sulante, nakatanggap sila ng mga ulat ng health protocol violations sa mismo mga polling precincts, gaya ng pagtanggal ng face mask at kawalan ng physical distancing. Sa kabila nito, umaasa si Sulante na epektibo pa rin ang mga bakuna kontra COVID-19. Kung wala mang surge or spike after the election, that's good news, no? So ibig sabihin, mataas pa ang protection natin, no? Sa kabila nito ay di pa rin dapat magpakampante, lalo't na riyan ang mga sub-variant ng Omicron, gaya ng BA.4 at BA.5 na nagdudulot ngayon ng surge sa South Africa at ang BA.2.12.1 naman sa Amerika. We continue to be vigilant in our health protocol at sa pagbabakuna. Based on data, pag meron kang first booster or third dose, malaki ang chance natin ng protection even with this mga sub-variant, no? Especially against severe disease. Base naman sa datos ng Health Department, may mga low-risk regions ang nakapagtala ng positive growth rates na nakalipas sa dalawang linggo. Kabilang dyan ang Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas at Eastern Visayas. Habang may positive growth rate na rin mula noong nakaraang linggo sa Ilocos Region, Central Luzon at Bangsamoro Autonomous Region. Sa kabila nito, nasa minimal risk pa rin ang buong bansa sa COVID-19 ayon sa DOH. Gayunpaman, ang mga bahagyang pagtaas ay hindi pa rin nagka-translate sa higher average daily attack rates at pinaka-importante, hindi nag-translate sa mas maraming admission sa ating ospital. Samantala, tinatarget pa rin ang pamahalaan na makapagbakuna ng 8 hanggang 9 milyong Pilipino laban sa COVID-19 bago matapos ang Administrasyong Duterte. Sa ngayon, higit 68.47 million na nakakumpleto ng primary COVID-19 vaccine regimen, habang higit 13.48 million na ang naturukan ng booster shots. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.